Yan, pagiging ama. Ito tayo. Focus lang. Focus lang tayo sa paglaba. Kasi ang anak natin, pag tumae, di ba maduming damit. Kaya focus ka lang. Kusot lang. Kasi sino ba naman ang gagawa nito? Ay yung asawa mo nanghihina pa kasi galing sa panganganak. Kaya focus ka lang sa pagiging ama. Ito tayo eh. Ama tayo. Tayo yung haligi ng tahanan. So, kapag wala tayo, ang pamilya, manghihina rin. Mawawalan din ng lakas. Kaya focus ka lang sa pagiging ama. Ikaw dapat yung matibay. Ikaw dapat yung masipag. Ikaw dapat yung matyaga. Kasi ama ka. Kaya focus ka lang. Sabi nga eh, di ba tayo yung tigasin? Tigisain, tigaluto, at tagalaba. Kasi tigasin tayo. So, kaya nga, focus ka lang sa pagiging ama. Huwag kang manghihina. Lagi mo lang tatagan ng sarili mo. Kasi, sino ba naman ang paghuhugutan ng lakas ng pamilya mo? Di ba ikaw rin? Kasi ikaw nga ang haligi ng tahanan. Kaya, focus ka lang maging ama. Okay lang naglalaba. Okay lang sabihin ng iba na ikaw ay isang suguin. Pero hindi yun. Kasi ang pagiging ama, kailangan flexible ka. Kaya nga, focus ka lang. Kaya kayong mga batang ama, focus lang kayo. Huwag kayong manghina. Kasi itong purpose ng buhay. Darating sa ang mga binata, darating sa time na kayo ay magkakaroon din ng pamilya. Kaya, ngayon, sipagan nyo, mag-ipon kayo. At pagdating ng panahon, magiging ama rin kayo. Ayan. Magkakaroon kayo ng pagkakataon na maranasan ang purpose ng buhay. Kaya, kung ikaw ay mag-aasawa, magpaplano ka na maging ama, ayan. Isipin mo, tatagan mo ang loob mo, kayanin mo. Ang mga rapid pagsubok eh hindi madali. Kaya ako ngayon bilang ama, focus lang. Focus lang sa pagkusot ng damit ng anak. Para malinis at syempre mabango ang damit. Yan tayo, tatay tayo. Ama tayo, focus lang.